kasi mga nagtatanong sa akin tungkol sa paano makapasok sa local market. Ito, assuming, hindi ko na ipakita kasi may ano tayo eh, yung mga users name natin dyan. So, nakatabingi lang yan. So, assuming, nakapasa ka na, na ito called financial to na broker. Marami, may Metro Bank, may BPI, may BDO. So, yun, mga requirements dyan, online, mag-type ka lang ng anong gusto mo, BDO ba o call financial, kaya ito call financial, may mga requirements online registration. So, pag nakapasa ka na, nabigyan ka na ng users name, password, so, nabuksan mo yung platform mo, sample, ito call financial sample, ito siya. So, pag nabuksan mo siya, ganito mangyari, ha? Hindi ko lang binabuksan kasi mayroon tayong ano dyan eh, users name kung ano dyan. So, ito na lang, Philippine Stock Exchange Index, ito yung buong pie ng iba-ibang sector yan eh. So, current price na nagsara is 6,507 something. So, yun ang presyo nagsara yung index. Kaya ibig sabihin index, yung 30 big companies, mga blue chips yan eh. Meron yan shipping, banking, property, holdings, lahat. Meron yan dyan. So, ibig sabihin yan ang price niya kung bibili ka, mahal, di ba? So, pwede ka tingi-tingi, maliliit lang ang mga company na nakita mo na pwede pa siyang akyat. So, paano ba? So, dito sa quick links, itong quick links, pindutin mo yan, meron dyan mga watch list, stocks, charting, order, so portfolio. Portfolio, ito yung ano mo, yung nandoon, yung pera pinapasok mo, pabibili ka ng mga stocks, no? So doon mo tayo, assuming, hindi natin magbukas dyan kasi meron tayo nakatago dyan. So ito, dito lang, kung maghanap ka ng kumpanya na, kung may idea ka sa basic, sa technical analysis charting, dito ka sa watch list, yan. So what's this dyan? Ilalagay mo dito sa stock code sample. Sabihin mo dyan na Togo. Togo ha. Mag-add ka. Pag-add mo sa Togo yan. Hindi na siya already in your what's this. Andiyan na si Togo. So ito si Togo yan. Diba? Andiyan na. So ganyan na. Magbukas tayo sample. ABS. So pag naka-read yan, last price yan eh. Ibig sabihin, baba siya sa previous price. Mababa siya. Magsak siya. ABS, umangat. ACES, Ayala Corporation. So, paakyat. So, ngayon, pag nag-trade ka daily, isang linggo, from Monday to Friday, 9:30 in the morning, break ng alas 12, babalik 1:30, baka magsara to alas 3 o alas 3:30, sample, maghanap ka dito. Kung bibili ka, at saka gusto ka mag-trading for that week, ang tawag niyan is swing trading. Yung buong linggo, sample, hanap ka eh. Sample, gusto mo mababa ang presyo. So, tingnan mo kung may potential sa iyong akyat. Kaya ito ha, hanap tayo. Ito si, hanap tayo kay Fruit. Yung Fruit, may mga Fruit na kumpanya, di ba? Hindi siya pag nag-green yan, bullish pa. Akyat, pag nag-red, bagsak siya sa previous price. So, tingnan natin si Fruit. Oh. Kung maganda ba ito si Fruit, tingnan. Ito si Fruit. So, ito si Fruit. Dito sa gilid, yan ang mga ano niya eh. Mga updates niya eh. So, yan. So, ito yung presyuhan. Oh, 126. Previous, last nagsara 1.17. So, mababa kaya nag-grade. Bumaba siya ng 7.14% nga change. So, meron siyang nag-trade 163. Buy and sell yan eh. So, dito banda ito. Ask and bid price. Ibig sabihin, merong magbinta. Ah, ito, ask price ah. Magbinta na 748,000 shares, isa lang katao, sa presyong 1.17 pesos. Diba? 1.17. Ngayon, walang bibili sa 1.17. May bibili siya, unsi katao, 609,000 shares or units, na 1 peso, 116 cents lang. So kung gusto niyang may binta agad yan, itong nagbibinta, ibagsak niya sa 1.16 para bili agad. Pag 1.17, ayaw niya kasi mababa yung ano, gusto niyang bilhin ng 11 katao. So, yun lang guys. Dito, makakita mo na lahat naman dito. Oh, market status, board lot. Ibig sabihin board lot, hindi ka makabili not less than 1,000 shares. So, hindi ka pwede ng 900 shares. 1,000 talaga board lot. 1,000 above. So, ibig sabihin, pwede ka na makabili. So, ito, 163 ang nag-trade. Buy and sell yan. So, yan price, makita mo dyan. Ito ang paraan, paano. So, ngayon naman, gusto mong mabasa, kung may idea ka, meron ako diyang tutorial sa charting, ito, pindutin mo yung charting, yan. Ito yung chart ni Prutas. So, dito ako magbabasa, binabasa ko dyan, yan, nakita nyo yan,
pindutin, i-close ko muna yung ibang indicators yan. So ito, may indicators na dyan, ginawa ko yan. So pag i-close ko yung ibang indicators, isasara ko lang yan, sample, para i-clear. Clear ko yung drawing. So yan o, nakita mo. Wala na ibang linya. So ano pa bang wala? I-clear natin, ha? So clear. So tanggalin natin, ano bang existing mo? Diba? So ito mga presyuhan, itong fruit, no? So pag nagbabasa ako, ito yung daily time frame, isang araw yan eh. Pwede ka rin sa weekly, pwede ka rin sa monthly magbabasa. So yan ang basihan, binabasahan ko. Kasi ibang mga indicators eh. Kung i-close ko to yan, o diba, wala na. Idiin mo lang yung cursor dyan. Yan, ganyan, yan. Yan, ang maiwan dyan, tanggalin ko to lahat. O yan, o diba? So ang maiwan dyan, presyo na lang yan. Mayroon po isang indicator dito siya, Bollinger Bands. Aralin nyo to. So ito mangyari, guys. So ganyan ang presyo. So ibig sabihin, itong blue, naka-green line, is green color is paakyat. Mula dito, open price, paakyat yan doon. Bumagsak, nag-close. Pero above siya sa open price. Kaya bullish or pataakyat pa rin ang presyo. Pero ito namang red, pag galing niya siya dito, nakita nyo, open siya dyan, umakyat dito, 1.12, bumagsak ulit sa isang araw yan, sa isang buwan ha, hanggang bumaba pa siya sa pag-open sa buwan na yan, kaya nagiging bearish or pababa yung presyo. Pag ganito naman, nakita niyo ito, ito siya ang tinatawag na doji. Ibig sabihin, itong sa ibabaw, they are sellers, ito naman mga buyers. So ang gitna, ito yung volume. So ibig sabihin, sa buong buwan, galing siya dito, umakyat muna, bumagsak dyan, tuloy-tuloy dito, bumalik sa buong buwan, at dito siya nagsara. Hindi siya bumalik dito. So ito guys, meron tayo mga tutorial paano ang candlestick reading. Candlestick, Japanese candlestick to. So ito yung binabasihan natin kung bibili ka. So ano ba? Diyan ako kukuha ng mga yung, ibabalik natin yung mga ano niya. Ayan. Ayan, di ba? Lumabas. So ito yung laki, pag gusto mo mag-aral nito, malaking trabaho, taon, ang taon-taon bibilangin mo. Pero kung magtsaga ka, makuha mo rin yan. So ibig sabihin, pag ganyan ang pormada, ito yung highest price for the previous months, ito yung mababa, at saka pababa na pababa yan. So yan guys ha, dito ako nagbabasa, yung mga ginagawa kong technical analysis, bawat stocks, para doon ako magkuha kung anong klaseng stocks na bibilhin ko sa current status niya. Kung may potential ba siya na i-akyat at hanggang saan at posible yung babalik. So, kung sino yung gusto dito, pwede kayo mag-subscribe kay Macnex TV, magtanong at magkaroon tayo ng free tutorial. Magtanong lang kayo, okay? So, okay. Ito yung i-upload ko lang at para may idea kayo na paano ang pagpasok sa ganitong kumbaga, negosyo to eh kasi buy and sell to eh, di ba? So, yun lang muna guys hanggang sa sunod kong upload.